What's up, regular size man? Hello at welcome ulit sa Our Collection Station. Ngayon mag-review tayo ng figures from ZD Toys ulit. Ngayon from Marvel Avengers Endgame. Kaya makikita natin na ito na yung bagong packaging ng ZD Toys sa mga Marvel figures nila. So check muna natin yung box. Kung ano yung bago. Siyempre yung shape niya bago na. Tignan natin. Ayan, kita na natin dito yung logo ng Marvel. So talagang licensed siya from Marvel. Sa front makikita natin yung window ng box para makita natin yung actual na figure na si War Machine. Tapos makikita na natin, nandyan yung mga accessories, may mga additional siya na kamay. Tapos yung base, may pagkakaiba na. Dati Marvel lang na logo, ngayon nakalagay na yung Avengers Endgame dun sa mismong base. Sa gilid, Avengers Endgame lang yung nakalagay, pati sa kabila, ganun din. Yung sa likod, makikita natin yung artwork nila, maganda yung artwork nila sa likod, yung iba-ibang mga Marvel characters dun sa Avengers Endgame. Sa ilalim, nandyan yung iba pang mga details ng ZD Toys. Kaya lang Chinese siya, so hindi natin alam kung ano yung mga nakasulat. So, i-unbox na natin siya. Ito na yung War Machine out sa packaging niya. So, maganda yung pagkakagawa sa kanya. Maganda yung color combination. Maganda din yung mga details niya, yung mga texture. Tsaka yung pagkaka-paint sa kanya. Mamaya tignan natin mamaya yung mga details niya. So, tignan muna natin yung mga accessories na kasama. Nandyan yung weapon niya. Ito. Wait. Ayan. So, ito yung weapon niya na kinakabit sa likod. Tapos, may kasama siya ng dalawang kamay. Naka-open. May kasama siyang dalawang kamay na naka-open. So, kung gusto nyo i-pose na yung parang lumilipad siya, na nakatutok yung kamay sa baba, na naka-open na ganun, pwede nyo magawa yun. Pati din yung tumitira siya ng laser sa kamay, repulsor blast ba yun? Not sure. So, check natin yung actual na figure. So, bago pala to, check na din natin yung base. So, yung dati, nakalagay lang Marvel. Ngayon, nakalagay na kung anong series dun sa movie. Ayan, Avengers Endgame. So, ito yung armor ni War Machine dun sa Avengers Endgame na movie. Check natin yung details ng figure. So, sa pagkaka-paint, maganda yung pagkakagawa. Medyo glossy siya ng konti yung dating ng figure. Tapos maganda, pantay siya, hindi kagaya ng iba na dito sa body, glossy, tapos pagdating dito, matte. So ito consistent yung pagkaka-paint kay War Machine. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. So dito makikita natin yung may mga star-star siya, yung ranking niya sa military. Tapos sa kamay, ayan, maganda yung detail ng armor. Maganda yung pagkakagawa, yung pagkaka-silver, yung may red din dito. Tapos ito may maliliit na mga detail siya na color, may red. Ito may red din. Tapos ito number 900. So maganda yung pagkakagawa nila dun sa detail. Pati yung sa mukha, maganda yung pagkakagawa nila. Ayan, pati sa likod, maganda yung mga texture. So yung weapon niya nakasama, ito, dito siya kinakabit. So ipapasok nyo lang siyang ganyan. Yun nga lang, dyan lang siya. Hindi siya yung pwedeng iangat na sana na pa ganun. So talagang stuck lang siya dyan sa likod. Gabit na lang natin siya. Sa paa, makikita pa natin yung iba pang mga detail niya. Ito yung Air Force yata. Focus. Ito yung Air Force yata na sa military yung number niya. Sa kamay niya, dito, yung sa fist, makikita pa din dito yung may silver yung bilog. Ayan. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. Tapos sa articulation, check natin yung articulation. Ito, kaya pa din umikot ng 360 yung shoulders niya.
Tapos pwede siyang iangat hanggang dito. Pati yung kabila, ganun din, same lang din. Yung elbows niya, kagaya nung iba, double jointed. Kaya lang, oops, nahulog, tanggalin natin. Napansin ko lang, medyo nalilimit yung movement niya dahil dun sa part na to nung kamay o yung ano ba tawag dyan? Basta yan, yung sa armor niya. So, hanggang dyan lang yung kaya niyang i-bend. Pero okay lang naman. Tapos, may torso articulation siya. Kagaya ng iba, walang waist movement. Tapos, sa paa, sa legs, double jointed knees ulit. So, wide yung range. Tapos, pwede nyo ulit i-adjust yung dito. Pwede nyo itaas-baba. Tangka din. Okay, CN. Sa ankle, may ankle pivot siya. Pwede din itaas. Yun lang. Left and right lang yung pwedeng gawin sa ulo. Hindi siya pwedeng makatingala sa taas. So, try natin na paltan yung kamay. Up, yeah. So, ball joint siya. Madali nang tanggalin yung kamay. Tapos, madali lang din siyang ibalik. Yan. Yung kabila. Yan. Yun nga lang, hindi mo pwedeng itaas yung kamay niya. So, hindi mo siya maipopost nung pwedeng... Pwede, iaangat mo lang na ganyan. So, same lang din sila ni Iron Man. Pero kung flying pose, pwede naman na siyang nakapaganyan. Yan. Flying pose, pwede na. So, para sa akin, maganda din yung figure niya. Check natin yung measurement niya. Check natin yung height ni War Machine. Ang sukat niya... Nasa 7.5 inches siya. Taas-taas din. Kumuha tayo ng isa pang ZD Toys. Compare natin yung height. Kunin natin si Captain America. Okay. So, sa height, halos same lang din naman sila. Halos same sila ng height ni Captain America. Kunin din natin si Iron Man. So, ito yung Iron Man. Halos magkasing taas lang din sila. O, mas mataas ng konti si War Machine. Tingnan. So, mas mataas ng konti si War Machine. Ayan. So, kinuha ko din yung lumang base nila. So, ito yung luma. Compare natin. Ito yung luma nila. Ito yung bago. So, mas maganda yung bago nila na base. Para sa akin lang, ha. Mas maganda. Pero, syempre, depende na kung ano yung mas gusto nyo. Napansin ko lang din na dun sa bagong packaging ng ZD Toys, yung back ng box, pwede nyo din siyang gamitin for display. Kasi may malaking A na logo siya. So, pwede nyo siyang i-post. Kung kanya, gusto nyo mag-picture. Ayan, gamitin yung background yung... ayun. Pwede nyo gamitin background yung lagayan ng box. So, multi-purpose din siya. So, nakita natin ngayon yung review ng War Machine ng ZD Toys ng Avengers Endgame. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Nakatulong din to sa inyo kung gusto nyo kumuha ng products na kagaya nito. Kung gusto niyo, pwede nyo ding i-check yung Facebook page ko na Our Little Toy Shack. Doon makakakuha kayo ng mga items na kagaya nito. Iba pa, may mga anime din doon. Before pala tayo mag-end, shoutout pala kay Ryuken Villesa at saka kay Mark. Thank you for watching at saka sa pag-support sa channel na to. Kung di pa pala kayo naka-subscribe sa channel na to, pwede nyo i-click yung subscribe button sa baba. Pati na din yung bell button para ma-notify kayo kung may mga bagong mga videos na ilalabas. So again, thank you for watching and see you next episode.